Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Ben Salvidia. Bumabati po sa inyo ng mapagpalang araw para sa ngayon. Ang gusto ko talakayan ay patungkol sa aklat ng Marko sa chapter 2 po, verse 18 to 22. Mayroon mga ilang alagad na nagtatanong bakit daw lumapit kay Jesus eh. Tapos nagtatanong sila bakit daw yung kanyang mga alagad ay hindi nag-aayuno samantalang mga alagad ni Juan Bautista ay nag-aayuno. Ang sagot ni Jesus eh, parang patalinghaga. Maaari bang mag-ayuno ang mga panauhin sa kasalan samantalang kasama pa nila ang ikinakasal? Medyo mabigat po yung sagot at hindi po natin ganap na maunawaan. Pero gumamit si Jesus ng ilang halimbawa ay katulad nung nagtatagpi ka ng damit, yung lumang damit, itinatagpi mo sa bagong damit. Ang sabi niya rito, ito'y madaling masisira. O kaya naman, bagong alak, ilalagay mo sa lumang lalagyan ng alak na balat. Balat kasi nung araw ang ginagamit nila. Hindi ba dapat ang gagamitin mo ay bago ring lalagyan? Ganon din yung ating buhay. Sa aking tingin, kung tayo ay nasa lumang pa rin pamumuhay, hindi pa rin tayo tumugon o nagbabalik loob sa ating Panginoon, luma pa rin ang ating pagkatao. Mahihirap ang makakilos ang Espiritu Santo sa ating buhay. Bakit ito nasasabi sa atin? Sapagkat kung tayo ay nasa ating lumang pamumuhay, naroon pa rin ang kasalanan, naroon pa rin ang ating galit, naroon pa rin tayo na hindi tayo marunong magpatawad, hindi malayang makakakilos ang Espiritu niya sa ating buhay. Ngunit kung tayo ay binago na ng ating Panginoon, malayang makakakilos ang Espiritu niya. Malaya sa pamumunuan tayo sa tamang mga landas na ating tatahakin, sa ating mga gagawin, sa ating mga desisyon sa buhay. Ganito po ang nais ng Panginoon sa atin. Kung tayo magbabalik loob sa Kanya, tayo ay babaguhin. Tayo ay may tutulad sa isang tela na bago. Wala itong punit. Maaari tayo maihalin tulad sa balat na lagayan ng alak. Bago. Hindi maaaring masira kapag nilagyan ng bagong alak. Mga kapatid, ang imbitasyon na ito ng Panginoon sa atin ay katulad ng ibinahagi dun sa unang aklat ng Marko. Magbago na, malapit ng paghahari ng Diyos, talikuran ng kasalanan, tanggapin na ang mabuting balita. Ganito din po ang nais ng Panginoon. Kung tayo tatalikod sa kasalanan, tayo tatanggap ng mabuting balita, tayo ay babaguhin niya. At dahil dito sa pamamagitan nito, magiging malaya tayo sa ating buhay at makapamumuhay tayo ng mapayapa, masaya, kontento. Ito po ang hamon sa atin ng Panginoon. Tulungan natin ating sarili na isupo ito at tanggapin ang mabuting balita. Upang na sa ganon, ang mabuting balita na ito na ipapasok sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang Espiritu ay malayang makakakilos at pamumunuan ng ating buhay sa isang buhay na may direksyon, buhay na may kalayaan, buhay na may kapayapaan at kontento. Maraming salamat po sa araw nito sa inyong muling pakikinig sa akin, panonood. Kung kayo po ay nabiyayaan sa aking ibinahagi, ibahagi po natin ito sa ating mga kakilala, kamag-anak o kaibigan. Upang na sa ganun, sila ay makaranas din ng pagbabago at makakilos din ng malaya ang Espiritu Santo sa kanilang buhay. Maraming salamat po. Muli ako po si Ben Salvidia.